Tapatin niyo ako. Huwag na ho natin itong patagalin pa. Ano ho bang resulta ng biopsy ko? I'm so sorry, Rosel. But the findings are not good. Ano ho ibig yung sabihin? You have stage 4 cancer. And I'm afraid you only have 4 to 6 months to live. So sorry, Rosa. Paano na lang yung mga anak ko? Paano na lang yung negosyo kapag iniwan ko? We still have options. We can do chemotherapy. And we'll take it from there. Doc. Doc, tulungan niyo po ako. Please. Please, gawin niyo po lahat ng makakaya ninyo. Si Mama, nagkausap na po ba kayo ulit? Ano mo, Ara? Hindi pa kami nakakapag-usap lately. Ang dami kasing nangyari nitong mga nakarang araw, kaya binigyan ko na lang muna siya ng space. Bakit? Meron ka bang gustong iparating sa kanya? O may gusto kang tanungin sa kanya? Wala naman po, Tito. Naalala ko lang po kasi si Mama. Gusto ko pong malaman kung ano po yung lagay niya. Alam mo, Ara, tama ka. Maybe it's about time na bisitahin ko ulit si Rosel. Para kumustahin. Salamat po, Tito. Rosel? Alam ko, nag-usap na tayo at nag-agree ako na hindi na muna kita guguluhin. Pero sabi mo naman, di ba, basta tungkol kay Ara, pwede kitang puntahan at kausapin. Ara? Kamusta na siya? Kamusta na si Ara? Ayun. Miss na miss ka na niya. Sa katunayan, siya yung nag-request sa akin na pumunta sa'yo para kumustuhin ka. Gusto kong makita si Ara, Ariel. Gusto ko siyang makausap. Sige. Dadalhin ko siya sa'yo. Pero kung pwede sana, huwag mo munang sasabihin sa kanya kung anong dahilan. Anong ibig mong sabihin? Anong dahilan? Ariel, I'm dying. I have cancer. Here's to the success of my plan! Paniwalang paniwala si Rosel na meron siyang cancer at mamamatay na siya. Ang hindi niya alam, pakanako lang lahat yun. Pero teka sandali,
paano mo nga nagawa? Paano mo napaniwala si Rosel na may cancer siya and she's dying? Well, it all started with a symptom. Inumin mo muna to para naman ma-relax ka. Lahat ng pinapainom ko sa kanya, may gamot. Gamot na dahilan ng simptomas niya na pagkahilo at paninikip ng dibdib niya. And finally, na-convince ko siya na magpa-check sa doctor niya na magpa-biopsy. Pero totoong may nodule sa lungs ni Rosel, right? Yes, pero hindi siya cancerous. Eh bakit ang sabi ni Dr. Mendez meron siyang stage 4 cancer? Don't tell me, pati si Dr. Mendez, akong tsaba mo. Of course not. May ibang kumilos para sa resulta ng biopsy. Ipinasok ko si Elton sa isang lab. Yung lab na alam kong gagamitin ng clinic ni Dr. Mendez. Pinalitan niya ang tunay na resulta ng biopsy ni Rosel. Kaya ang binasang resulta ni Dr. Mendez ay hindi talaga kay Rosel. Galing yon sa pasyenteng may totoong stage 4 cancer. Inedit lang ni Elton ang pangalan.